Hello guys, gagawa tayo ngayon ng tutorial regarding ito sa SSS Online. So first, pumunta tayo sa ating Google Chrome and type natin ang SSS website. Then i-click natin ang Republic of the Philippines Social Security. Then i-click natin yung box na yan, then click natin tong Submit. Pag na-click na natin yung Submit, mapupunta tayo dito sa website na to. Then i-click natin tong Member. Halos lahat po kasi ngayon naka-online na. So maganda kung meron ka ng account ng ganito para ma-access mo yung mga benefits mo sa SS. Then pagdating natin dyan, na-pindot natin yung member, mapunta tayo dito, user ID. Wala pa tayong account kaya hindi tayo makapag-login dyan. Pindutin natin itong not yet, yung sa baba ng PC na may lock. Yan. After nyan, maklik natin, mapupunta naman tayo dito. Then, so first, ilagay natin yung ating CRN sa UMID natin or SS number natin. Then be sure natin na correct yung ating SSS. And lagay natin yung ating email address na kung saan dyan magkukonfirm yung SSS kung tayo ay meron ng account. So i-retype lang natin yung ating email account. Be sure din na correct po yung ating ilalagay. Then, ilagay natin yung preferred user ID. Yan. And yung ating, i-confirm lang ulit natin yung ating user ID. Then, lagay natin yung ating surname, given name, and middle name, then yung ating birthday. Pag na-input na natin yung ating birthday, lagay naman natin yung ating address. Ang ilagay natin address dyan, kung ano yung nakalagay dun sa ating UMID. Complete address natin yung ating address. Ilagay natin mga block and lot. So, after natin malagay yung ating complete address, ilagay naman natin yung ating province dito sa baba. Or kung sa Manila ka, ilagay mo yung Manila. Then, nagkusa naman naglalagay yung ating zip code. Then after nyan, inilik mo itong select, mag-a-appear dyan kung UMID ba yung gagamitin mo or yung mobile SSS number. So, pag UMID, ayan, pwede mo na pawala dahil hindi mo alam yung code mo, pwede mo ilagay yung surname ng mother mo nung dalaga pa and yung middle name. Ayan. So, after nyan, i-click lang natin yung box dito sa baba. Then, i-submit natin. I-agree lang din natin. Accept yung term condition. Then, submit. Ang kagandahan itong SSS online, madali mo na siyang ma-access. Pwede ka na magbayad through online. Mag-generate ka lang ng code. Then, pag na-click mo na yung submit, mapunta ka dito. Click mo lang din yung okay. Tapos, i-check mo lang din yung okay. Then, pumunta ka sa email mo para ma-activate mo yung SSS account natin. Pag meron ka ng account ng SSS online, makikita mo lahat doon. Loan, yung mga kung sino yung mga hindi nagulog sa'yo. So, pumunta na tayo sa ating email. Then, i-check natin yung email ni SSS. And ito na yung kanyang email. Makikita mo dito. At English yan. Kaya ikaw na lang magbasa, char. Then, click natin itong click here. Yan. Para ma-activate natin. Then, ma-redirect tayo dito. Then, i-set up natin itong question. Any case na mag-lock yung ating account, ma-recover pa rin natin siya sa pamagitan ng question na inilagay nyo. Kaya, tandaan din na ilagay natin question yung masasagot nyo kapag halimbawang any case mag-lock yung ating account. So, kayong bahalang mamili. Sagutan nyo lang itong dalawang ito. Then, i-submit natin para yung question na yan ang itatanong sa'yo kapag ka nag-lock yung ating account. So, dahil naglagay tayo ng security question, ilalagin ulit natin yung ating password dito sa account natin. Then, pagka-login natin, yan, binlock ko lang para hindi nyo makita. Tiyara. Success na. And, click natin itong go to home. At mapupunta tayo dito sa mismong account na natin. Makikita na natin lahat dyan na gusto natin makita. And yun, may account na tayo. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa tutorial natin ngayon.
At sana nakatulong sa inyo tong video nito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, don't forget to subscribe. God bless!